hindi naman talaga kayo grupo. Parang pinangalan lang sa inyo yung para pang nagsasama-sama ngayon. Now, ano ang contribution ng bawat isa sa inyo sa isa-isa-isa in shaping your individual careers as Casey, as Kyla, as Jane, and Angeline? Kasi iba-iba yung music, music genre na ginagawa ninyo, di ba? So how does each of you contribute to the development ng inyong lalong pagiging magaling at sika naman? Ako, si kay Ate Kyla, ang dami kong nakukuhang mga advices, lalo na pagdating sa technical parts ng singing, kasi si Ate Kyla is one of the best, if not the best, singer in the Philippines. Like, yung kumbaga, do you agree? Yung pagiging technical niya kasi as a singer, ang dali lang pumunta eh. Pero pag pumunta ka na yung attention mo sa detail ay parang kay Ate Kyla, grabe yung excellence eh. So minsan, pag kumakanta siya, ang sarap niyang pakinggan kasi ang dami-dami mga detalye na hindi mo napapansin at mga detalye na minsan hindi mo natututukan na kailangan pala para gumanda. So every time kasama ko siya nagpo-perform, nai-inspire ako na mas maging, yung attention ko dapat nasa lahat ng detalye ng kanta, hindi lang sa mataas na part, hindi lang sa may ad-lib na part, kundi dapat sa lahat ng parte ng kanta, kasi lahat yun vital para may parating mo yung message ng kanta. Yun yung grabe na strength ni Ate Nani. Tapos si Ate Ying naman, iba yung ano niya, iba yung stage presence niya, iba yung atake niya. Every time kasama mo siya sa stage, mapipilitan ka talaga to step up your game, kasi pag hindi mo binigay yung lahat ng kaya mo ibigay, kakainin ka din ng buhay. Ganon siya mag-perform. Yung alam mo yung parang siya masasabihan, ganyan. Ha? Ganon din yung dating mo sa amin. Kaya pag magkasama po kami sa prod, medyo... ano masama pakinggan lang siya? Hindi yung kumbaga, yung paghalimbawa, pag yung... pag sobra siyang bumigay... edit niyo po yun, ha? Halimbawa, yung sobrang bigay na bigay na siya, yung sobrang lunod na siya dun sa performance at sa kanta, tapos ikaw lutang ka, ay dahil mawawala ka. Kailangan talaga, you know what you're about to do, you know what you're supposed to do, kasi kung hindi, mawawala ka. Ganun si Ate Ying. Si Ate Angeline naman, iba yung range niya. Kahit anong kanta, ipakanta mo sa kanya, kaya niyang kantahin, mapahigher, lower octave, kanya yan yan. So pagkasama ko siya, kailangan praktisado ko yung mga placement ko. Pagkasama ko siya, kailangan, alam mo yung parang mas matagal akong nag-warm up. Kasi mahirap kasama si Angeline Quinto sa prod. Pag hindi ka sure sa placement mo dahil, may iwo ka. Nandun na siya, nandito ka pa. Ikaw pa nakapag-cambio. So ayun yung andami-dami kong napupulot sa kanina. Ang excellent ni Ate ganito sa ganyan, ganyan-ganyan. So parang lahat yun, napupulot ko sa kanila. Lahat yun, sinusubukan kong i-incorporate sa kung sino ako sa artist at kung paano ako mag-perform. So, and for that, thank you! And now, sige, go. Ready, ah? Joke lang. Actually, alam niyo po yung mga sinabi ni Casey, halos ganun din po yung isasagot ko. Si Casey kasi, ang tingin ko sa taong ito, very perfectionist siya eh. So, hindi niya siguro nakikita sa sarili niya ganun siya, pero every time na nag-uusap kaming apat, alam niyo yun na parang nakikinig lang ako sa kanya, tapos ang dami ko, oo nga, nung tatat pala ganun. Hindi lang minsan sa mga songs po na kailangan namin gawin. Kahit na sabihin natin sa mga kailangan na look namin, na makita ng mga tao, talagang nagtutulungan kami apat. So, si Casey, every time na nakikita ko siya nagpe-perform, para siyang apoy na nagliliyab sa stage. So kapag lumapit ka sa kanya, sunog ka. So every time na alam mo si Casey yung kasabay mong mag-perform, dapat alam mo sa sarili mo, handa ka din. So si Ate Kyla naman, kahit noon pa po, nung nasa kabila pa po siya, pag napapanood ko siya, gustong-gusto ko every time na nag-run siya, sa mga run siya sa kanta. Kasi ako yung klase ng singer na hindi mag-ganon eh. Hindi po ako masyadong makulot sa mga songs. Pero gustong-gusto
kong gawin. So kapag may mga kanta po ako na nahihirapan akong gawin yung mga kulot, siya talaga agad yung unang-unang papasok sa isip ko. Tapos hindi siya madamot magbigay ng alam niya rin eh, kung ano yung siguro alam niya makakatulong sa akin. So one time binibigyan niya ako ng mga vocalization na pwede kong magamit. Na sabi niya yun din yung ginawa niya before, kaya din ngayon siya na po si Ate Kayla. So yun, kaya nakakatuwa lang na hindi, kasi diba yung may iba na kung ano lang yung sa'yo, parang sa'yo lang hindi mo na i-share sa iba. Pero si Ate Kayla kasi hindi siya ganun. So si Yende naman, marami pa nga share sa akin eh, umuutang ako sa kanya. Na mga bagay na hindi namin na-share siya kasi ibang tao ng mga mahirap.
nakakatulong kung may kaibigan ka. Kasi kami nasa parang industriya po kami. So, hindi ka i-invalidate yung nararamdaman mo. Sasabihin lang, ano mo naiintindihan kita? Kasi ganyan din ako minsan, pero may sahod. Pero alam mo, ganito. Ganito din pwede mong gawin. Ganito din pwede mong umagsipin yan. Yan. So, ayun. Yun yung ano sa akin ang get. Yan, happy birthday! My birthday! Review mo talaga ito kay Angge. May pabiliar tayo. Ayun talaga. Aww, nice! Thank you. Kaya na. Akala ko nakaligtas na ako. Hindi, lahat ko lang sinabi nila, ganun din ako. Na-inspire nila ako in very different ways. Sabi niya, di ba, totoo yung sinasabi na kung gusto mo maging excellent, mas maging, mas okay na tao, you surround yourself with the right people. You surround yourself with people who inspiring. Sila yun, silang tatlo na every time na perform silang, na iba-iba kasi nakakatawa ko dahil magkakaiba nga po kami ng atake sa mga kanta, ng genre. You'll see in real life how a song comes to life every time they perform. Like si Crazy, sinabi nga niya kanina na parang naman kami maliit, pero mali siya sana yung 1 inch. I love you. Pero kasi, pero kasi mga naman sa inyong lahat ah. May binagit ba ako ngayon? Wala ka na. Oo, masyari kasi. Kasi hindi naman ako umabot ng sa physical. Kasi hindi pare, when you're on stage, you're larger than life. Ayun, hindi na nag-matter yung size, hindi na nag-matter yung height kasi yung performance niya pang-higante. Yung hindi hindi totoo talaga. Hindi totoo yun. Kahit sino yata na nakikita ko sa audience na pag siya yung nag-perform, nakikita ko sa mukha nila na in awe sila and talagang na-inspire sila and humahanga sila. And pareho sila, pareho yun ang effect sa akin kapag ako yung audience niya din. Siyang naman, ganun din. Ang pinakaiba lang nila ni Casey is magkaiba lang talaga sila ng genre. Siyang, punong-puno siya ng angas. On stage na, yun talaga yung kulang na kulang ko. Minsan talaga pag pinapanood ko siya, na-inspire ako kasi sabi ko, uy, pag medyo gumano pala, pag ako'y gumawa, baka naman tanga. Pero bakit, pag siya yung gumagawa, ay okay pala siya. So okay pala na medyo i-extend mo yung kamay mo, tapos medyo pabukha, okay pala siyang tingnan sa stage. So na-inspire ako na parang, oh, ita-try ko nga minsan sa bahay. Ginagaya ko, uy, baka pwede. Kaya lang, hindi ko lang pwede gawin yun sa on the wisdom ko. Try mo lang. Hindi, pero yung movements na kung gano'n siya ka-free on stage and hindi siya takot i-express yung sarili niya, na-inspire ako doon. Si Angge, grabe yung finesse ng voice niya every time nag-hit siya ng high note. Iba rin siya talaga. Napaka hindi kakakabahan sa kanya. Kahit anong kantahin niya na parang alam mo mahihit niya ng tama yung mga kanta. Masusustain niya yung notes niya with power. Alam mong madali lang sa kanya. Na parang minsan niya, pag pinapakita ko siyang kumanta, try ko nga kantahin yung Impossible Dream. Kasi pag... kasi tinry ko talaga. Kasi nung kinanta niya yung last time sa Divas, parang ang dali-dali lang kasi. Oo, tapos nandun pa siya sa ere, sa duya, parang ang dali lang. Pero nung ginawa ko siya, parang nag-give up din talaga ako. So hindi pala siya madali. So yun talaga yung talagang hangang-hanga ako sa kanya dun sa power ng voice niya kapag kumakanta siya at napaka-finesse. So, hindi siya masakit sa kanya. Thank you. How often will you be seen on ASAP? Kasi parang the last time I watched it, wala kayo. Last Sunday. Ako po yung wala doon sa first episode, pero kasi ako will you be regularly appearing on ASAP again? Parang 7. Yes, kung may posting po kayo. Halos na. Parang bibigyan po yata ng chance. Pero hindi na kayo mag-appear as Divas doon sa... Actually, pa never pa nangyari yun na nag-appear kami as Divas. Kahit na kayo ano lang po, never. Parang kasama sa spin lang yata. Spin lang. Kasama lang sa spin. Pero yung performance as Divas naman. Pagka
pagka nasa stage ko kayo, kunyari, you come out one by one, hindi niyo ba inalabas na si Casey? Diyos ko, siyempre, ang mga tao niya, eh, tapos sa suko niya, itutunod si Kyla. Hindi ba sinasabi mo kayo, okay, hindi ako tanggapin ng mas mat. Alam niyo po, parati po yan tumatakbo sa isip ko. Kasi, ano, para siyang fear na lalo-lalo na pag hindi kayo nauna. Kasi yung nauna, medyo nauna sa'yo, yung parang ang lakas ng sigawan. Parang pagdating sa akin, baka hindi nila ako na-appreciate. Kasi iba na yung generation na yun. Medyo lumang tao na rin po ako. Crossing your citizen na rin. Grabe siya. Joke na lumang tao. Hindi, kasi iba na po ngayon. Iba na rin yung type nila. So parati ako meron fear sa likod ng isip ko. How do you anticipate that? Paano mo, kunyari, lumabas ng case, ikaw ko sila. Ano ang nasa isip mo na gagawin mo para kahit na malakas ang sigawan kay Casey? Sinit kasi... Para ma-equal mo naman yung appearance. Kaya po siya palaging dulo. Kaya nga po ganun palaging arrangement namin. Kasi ang hindi naman ang importante ay yung sigawan ng pasok niya. Yung sigawan mo, natapos siya. Kasi ganun siya palagi. Pero Casey, hindi mo maalis yung 6-6 yan. Kaya po, I agree with you, no? Talagang may fear din kasi... Siyempre, kunyari yung sinusundan niya, malakas yung welcome, fan, sigawan. So sabi niya sa sarili niya, ganito rin kaya ako pag-lugas namin. Yeah. Ako po, siguro may mga pagkakataon na nangyari yun, na parang magugulat na, no, yung sinundan ko. Tapos nung ikaw yung lumabas ng stage, parang ang konti lang ng sigaw ng mga tao. So kahit love story yung kinakanta ko, come on everybody! So pumalakpak pa din po sigaw. Meron kayong ginawa. Yes, yun po yung ginawa ko talaga. Come on everybody! Kaya ginawag na diva kasi ano ko yun. Yes, ganun po. Come on everyone! And Mr. Dustin! Sa isang pangalan! Ganun lang po. Siyempre, pag nagano'n tapos ba rin naman natin? Kasi ayaw ko naman din po makita ng mga tao na apektuhan ka, di ba? Tuloy ko lang, professional eh. Kailangan mo i-feed yung sarili mo with the right thoughts. Na para... Hindi na naman nag-perform para sa'yo, para sa kanila. Yes. So, tsaka totoo naman yung sinasabi, kailangan mo i-mindset yung utak mo na confident ka, maski na confidence is being okay if not everybody is okay with you. Or kung hindi sila, hindi ka naman appreciate, you're still okay kasi, you know, alam mo yung kakayanan mo, gano'n. Tsaka hindi dapat yung audience ang nagdidikta ng quality. Ikaw yung nag-in-performance, sana pa na ikaw. May affect ko ba? Pero kailangan mo siyang i-brush off talaga. Thank you girls for the very informative insight on how you go on stage. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.